Alright, magandang araw mga kamadiskarte. Nandito na naman po tayo sa shop ni Sir June para magpagawa po ng camel box seat sa geyser. Ayan, bali, i-content ko to dahil first time po na may magpapagawa ng camel box seat para sa geyser. Tara, samahan niyo ako at kunin po natin yung feedback ng customer mamaya after po niya. Ayan, so si Pops ay galing pa sa Nyugan. Ayan yung motor niya, Gixer. Ayan, so mamaya, papagandahin natin yung upuan niya. Ayan. So ito yung upuan ng pang-Gixer. Ayan. Pops, bakit ka magpapalit ng upuan? Hindi na komportable lang kasi. Ayan, hindi na komportable. Ayan, so nakita ko yung profile ni Pops no, nasa vehicle siya. So tingin ko, mahilig mag-rides to. Ayan, pang long ride ng motor niyo. So mamaya, mga kamadiskarte, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung camel box seat for Gixer. Pero bago ang lahat, mag-subscribe po muna kayo sa aking YouTube and hit the notification bell para updated kayo sa mga next video ko. Tara! Bali mga kamadiskarte, pag pupunta kayo dito sa shop ni Sir June, meron siya ditong tarpaulin at pwede kayong mamili ng mga design ng camel box seat na pwede pong ilagay sa mga motor nyo. Ayan, so yung napili po ng customer po natin ngayon na pang Gixer, ito po. Ito yung pinili po niya, black-red combination para dun sa Gixer po niya. And so mamaya ipapakita po ni Sir June kung paano po siya gawin. At yan, sisimula na po siya. So magsisimula po muna tayo sa pagtatabas ng foam. So nabanggit ni Sir kanina na ang gusto niya, medyo pantay yung likuran kasi si back ride, medyo nahihirapan kasi pasub-sub siya. Eh, so gagawan ng paraan niya ni Sir June mamaya. So bali lalagyan siya ni Sir June ng anong tawag sa foam na yan, sir? Rebounded. Ano yan? Rebounded. Ayun, so rebounded foam. So ang purpose ng rebounded foam, ito kasi yung isa sa nagpapalambot dun sa upuan. Ayan, kaya kung mapapansin niyo, karamihan sa feedback ko ng mga customer natin, malambot yung upuan. Ito po yung nagpapalambot doon. So parang pinapalaman po siya dun sa gitna ng foam. Ayan. So rebounded foam. Tama, sir? Ayan, so rebounded foam po yung nilalagay po dyan. Ayan, so mga kamadiskarte, after po na ipatong yung rebounded foam dun sa pinagtabasan, so ito yung tinabas kanina, ito naman po yung ipapatong natin dun. Yun. Kaya po siya nagiging komportable para sa back ride. Ayan. Tulad po doon sa mga nakaraan kong vlog, ayan, ganun din po ito, lalagyan din po siya ng plastic sa loob para hindi i-absorb ng foam yung tubig na papasok doon sa pinakatahi. Ayan. Pinaka-finished product nung tinahi ni Sir June. Ayan, so ganyan. And then after that, yung likuran, lalagyan siya ng rugby para idikit doon sa pinaka-foam ng seat frame ng Gixer. Ayan. A few inches later. Mga kamadiskarte, nilalagay na ni Sir June yung pinaka-cover ng stock seat ni Gixer. Ayan. So kanina pinakita ko sa inyo na meron po siyang nilagay na plastic sa loob para hindi po siya pasukin ng tubig. Ayan. Ayan, so gayang-gaya nga ni Sir yung nakalagay dito sa tarpaulin. So ito yung pinagawa ng customer, mga kamadiskarte. Ayan, eto na po siya ngayon. So mamaya po, ikakabit natin siya dun sa Gixer
And then kukunin po natin yung feedback ng customer. Gagawin lang mga kapatiskarte. Ipapatulang natin siya. Kamadiskarte, nag-lock na siya. At pinakahulma niya mga kamadiskarte, kung mapapansin ninyo, ayan, so bumagay siya dito sa Gixxer ni Sir. Ayan, ang combination po ay black tsaka red. So ang problema kanina ni Sir, medyo nakatungo daw yung pinaka-backray niya at hindi komportable yung backray niya. So ngayon, ginawa po ng paraan ni Sir Jun. Sir, pasakyan niya po ng Camelback. Ngayon mga kamadiskarte, kunin naman natin yung feedback ni Sir sa Camelback seat po niya. Sir, anong masasabi niya sa Camelback seat po? Namin. Ayos, 10 thumbs up. Ayan, so ayos daw, thumbs up. Ayan, tingnan natin kung gaano siya kaangas.